Dengarkan lagu Asia di Pangan. Minggu di Asia tidak tinggi nak kena nak takutan, bukan puri nak mulai tan kata hatinya. Maari nanti sebiji, minggu pan minggu ha amundo, nasa isi panan Dios Jeremias at alam na ng Diyos kung kailan siya ipanganak, kung saan, kung sino ang kanyang magiging mga magulang at kung ano ang kanyang gagawin. Diyos ang magbibigay sa kanya ng nakatangian na nakatapat bilang propeta. Ilalagay siya sa sitwasyon na kailangan siya. Ipagtatanggol sa mga kaaway at ipakikilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Jeremias. Ano ngayon ang inaasahan kay Jeremias sa ganitong kalagayan? Wala iba kundi ang tanggapin ang pagtawag ng Diyos at sumunod sa kanyang mga atas na gawain. Sa madaling sabi, wala talagang gagawin si Jeremias na mula sa kanyang sarili plano at wala na utupan na ginagamit kaya kanyang ang sarili naas. Kanino isusuko bilang propeta si Jeremias? Sa lahat ng bansa. Magagawa ba ni Jeremias iyon samantalang nabuhay lamang siya sa ligid ng Israel? Nagawa niya at patuloy na ginagawa sapagkat ang kanyang pangangaral ay isinulat at naging bahagi ng pananakasulatan at tayo mismo sa pagkatapos ito. Makalipas ang napakahabang panahon matapos na siya ay mamatay, ay nanginginay sa kanyang mga salita. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang kumilos at patuloy ang kumikilos magpahanggang ngayon. Ano ang sagot ni Jeremias sa pagtawag ng Diyos? Sabi niya, hindi niya kaya dahil bata pa siya. Si Jeremias ay nagpapakatuturo naman sapagkat talagang hindi niya kaya. Ano ang naging tugon ng Diyos? Sinabihan niya si Jeremias na huwag tingnan ang kanyang sarili. Ano nga naman sa kayaan ni Jeremias para sa isang napakalaking atas? Sa halip, sinabi ng Diyos na basta sumunod. Basta pumunta sa mga tao na sasabihin sa kanya ng Diyos. Huwag gumawa na anumang galing sa pansariling kaalaman at kakayahan. Sa halip, ipahayag ang lahat na sasabihin sa kanya ng Diyos. Sino ang hindi matatakot na gumawa ng mga bagay na lapas sa kanyang kakayahan na hindi man gamang niya pinagkaralan? Sino ang hindi matatakot kung pupunta at sasalita sa mga tao na hindi ka naman iniimbita? Sino ang hindi matatakot kung ang sasabihin mo ay hindi ayon sa kanilang kagustuhan at kanan, kundi sa lumakito at may pagpapalatapa na sila ay mapapahama kung hindi sila titigil sa kanilang gawin? Sinabi ng Diyos sa kanya, huwag siyang matakot at hindi siya nag-iisa. Lagi niya makakasama ang Diyos. Diyos mismo ang nagtutos kay Jeremias at hindi kung sino-sino ang tao lamang. At inipon ng Diyos ang labi ni Jeremias at sinabi na ibibigay sa kanya ang masasabihin at ang kapagalingan na gawin ito. Pinanagawalan ni Jeremias ang matinawa at sinabi sa kanya ng Diyos. Siya ay naging isang tapat, masipag at matapang na propeta. Hanggang ngayon, ang kanyang buhay at pangaral ay nagsisilbing inspirasyon at halimbawa ng maraming mga pari at mga tinawa upang pahayag ng salita ng Diyos. Ang kasaysayan ni Propeta Jeremias ay nagbibigay sa isang lalaking ordinaryo at patuloy
ingat ang mga kadalasan o ordinal na katanggol natin. Ang bumate tulad ni Jeremias ay inawag ng Diyos para sa okasyon ng pagpapahay. Noong kapalagunan ni Jeremias na maraming mga mula ang propeta at tuwan ng hari, sabi ng Diyos, wala natapos sa akin ang mga propeta at mga hari. Gumagawa sila ng kasamaan maging sa loob ng ating templo. Ayon sa propeta Jeremias, madali sabihin din naman na siya ay tinawag ng Diyos. Madali rin ang maging pari, papatungan ka lang ng kamay ng obispo. Pero sino talaga ang manatili na siya nga ay tinawag ng Diyos? Hindi sapat na pagnaordinan na bilang pari ay okay na. May mga pari na kung kailan sila naordinan, ay saka nagsimula ang problema nila sa sarili at problema sa kanila ng simbahan. Marami ang itinasal sa simbahan at nanakot na sila'y magsasama habang buhay. Pero marami rin na ngayon ay iwalay na at may kanya-kanya na kinakasama. Marami na rin mga pari na ngayon ay hindi na pari o kung nananatili mang pari ay iba na ang edukasyon. Sa buhay ni Jeremias, napakaraming pagsubok at pasakit ang kanyang dinanas mula mismo sa mga tao kanyang pinagdilituhan. Pero isang bagay ang kanyang pinagdilituhan, hindi siya tumitaw sa Diyos na natin siya tapat sa mga atas at pinagagawa sa kanya ng Diyos. Sa kasalukuyan, hangatangin ang pari at akitin siya sa iba't ibang direksyon ng mga pamukong pananaw, mga puso, mga lifestyle at mga karanahan. Ang bawat direksyon ay magsasabi na ito ang tunay na landas, na ito ang ayon sa katotohanan ng Diyos, na sa panahon ngayon, ito ang mas praktikal at mas kapakinabang. Hayaan natin ang halimbawa mismo ni Jeremias na magbigay ng kasagutan. Tinanong ni Jeremias ang Diyos. Sabi niya, maganda ang sinasabi ng masasama tungkol sa iyo, subalit malayo ka sa kanilang puso. Muli ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako ang mga ginagawa ko na sa iyo ang puso ko. Ang sabi ni Jeremias, at sumagot si Yahweh, huwag kang magtitiwala sa kanila, bagamat maganda ang kanilang sinasabi sa iyo. Reverend Jensen, ano kaya ang nangyayari sa iyo bilang pari? Tandaan mo ang aral mula sa buhay ni Propeta Jeremias. Lahat ay galing sa Diyos. Ang pagpapalo, ang pagkakaroon ng kakayahan, ang mga tao ang pupuntahan, ang tapang at ang kagumpay. Kung darating ang mga pagsubok at napatukso, tandaan na yun din ay nangyari kay Jeremias. Tandaan na mayroon din mga pula ang propeta at buwan ng mga pari noong makapuntan ni Jeremias. Pagsumikapan o maging katulad at higit sa lahat, tandaan na wala kang ibang susundin bilang halimbawa, kundi si Jesus na tumawag at nagpalit ang kanyang buhay para sa iyo at para sa lahat. Huwag ibabaling ang iyong pagkinig palayo kay Jesus. Naging tapos sa akin si Jesus katulad ng ginawa ng propeta Jeremias sa Diyos. Si Jeremias ay nagtanong, nagreklamo, nakipagpano, tumawag ang lahat na, pero hindi siya tumitaw ni Sulubay. Tumulat ka kay Jeremias, magpakatuto ka kay Jesus. Huwag ikahiya ang iyong kailangan bago sumingin ang tulong mula sa Diyos. Huwag itago ang iyong pagkakasala bago sumingin ang patawad sa Diyos. Huwag ipagmalaki ang iyong kayahan, hindi sa iyo yan
y voy llamando a Dios. Conocí la osa sacapí, pero mi nana de la guerra había bien. Cuando se pacapiguá la manjana con la mexicana, a Dios. Cuando la tenaza con la mami, nana con la daría a mí, a tanta mí. Cuando se pacapiguá y se pacapiguá la mexicana. Porque por la aquí ya vino por la mari, a todo el mundo, y todo para San Nazaret y la página de Fernández. Sahalí, hubo un trabajo de Papa Salama, a Pocatawa, a Patiqueoa, a Sayo, a Dios. Papa Simurana, a mi mujer, a mi santito, a tu cuba, a mi papá, a mi pina, a Pablo Arau, a tu gol, a mi hija, a mi papá, a mi Dios, a Dios. Porque tú me dijiste, y yo te descanso con la misa para Ana, para tú y la pipa con la haya en Santa. No vayas a ir para nada, para que yo me haga sacramento a todo el mundo y me haga para darle a salir, no que instrumento para, o para pagar en el que os dice su lupa y para nasa en la mañana para la talla, matamá, a caña canina, a para entrar para caña. Mga mga kataya, ipagdasal ninyo kami. Ako bilang inyong obispo at mga pari, mabigat at atas sa amin ng Diyos. Mahirap maging tinunog ng kabananan, tinunog ng pagsaglataya at pamamahal sa bayan ng Diyos. Sa tuloy ninyo, tulad ni Jeremias, sa kabila ng aming kawalan ng kapatan at kakayahan, magagawa namin ng mga sa inyo